Halo, magandang oras po sa lahat ng mga nakakita nitong mukha ko. Kahit na ganito lang mukha ko, pero pinapakita ko pa rin to sa publiko. Kumusta po kayo lahat, lalo na sa mga OFW? Magandang oras dyan sa inyo at sana ligtas kayo sa anumang mga kapahamakan. Mayroon lang po akong kunting sasabihin dito na i-upload namin. May kasama rin ako kasi hindi lang akong ano dito sa ginawa namin eh. Ano to yung tumawag kami sa Philippine Embassy sa Saudi. Kailang ito ang naging resulta na parang nabanggit palagi. Dalawang beses na banggit ng kausap kong nasa Saudi na siya yata ang head ng sa national ng assistant. asista ng pag ano sa pagparipat. Nabastos daw ako at hinahamon pa kami pagmadaliin doon kay Tulpo pati sa Malacañang para magsumbong kami doon. Eh naisipan namin na dito na kami mag ano parang magsumbong o anong masabi nyo dyan kaya nang bahalang humusga. Ito yung mga pinag-usapan namin kasi audio lang. Parinig namin sa inyo. Ito yon. Ito yung kasama ko. Magandang lalaki. Papalop lang kami tungkol sa repatriation dito. Ay, ang bakit nag-meeting dito dati nakaraan video call kami mga Pilipino. Eh, ngayon natawag daw tong si Consul kasi tinatanong din namin ano nangyari. Sabi niya, hindi raw siya sinasagot, busy ganyan. Kaya sa ano mo? Yung Consul si Mr. Muhammad Al-Jamal. Dito sa Riyadh? Or ano po? Yemen. Baliktad, baliktad. Sa Yemen. Ha? Consul sa Yemen. Oo, tapos hindi raw siya pinapansin, hindi raw siya sinasagot, laging busy daw sabi niya. Sabi niya, wala nang busy yung consul. Hindi, yung dyan sa Saudi. Kaya nga po yung consul dito, ibig niya sabihin. Basta natawag siya dyan, wala daw sumasagot sa kanya, sinasabi, sino ka, ako yung consul dito sa Yemen. Gusto na nga niya follow-up yung ano sa repatriation dito eh. Ah, yung consul dyan sa Yemen, tumatawag dito. O siya ngayon naasar na, sabi niya, mag-resign na lang ako kasi walang silbi, hindi ako pinapansin. No respect for me, sabi niya. Kaya itong number na ito. Si consul, ano pong pangalan? Mr. Jamal, Al-Jamal, Muhammad Al-Jamal. Yung pangalan ng consul? Oo. Or kayo po? Hindi po ako consul. Ako po yung matagal na nag-apply ng pa-uwi. Wala nga ano eh. Tingin ko dito. Kaya po. Yun yung consul sa Yemen. Binigay niya sa amin yung number na lang kasi sabi niya magre-resign na siguro ako kasi walang kwinta. Tataw dito. Siya daw. Walang kwinta yung siyang pagka-consul niya dito. Kasi hindi man siya pinapansin. Kaya binigay yung number sa amin. Bahala na rin kaming tumawag, follow-up, ganon. Kaya subukan na lang namin na magsayang ng pera kahit wala nga kaming pirmi ng trabaho dito kaya gusto nang umuwi. Para malaman natin kaya lang po. Anong gustong paraan. Oh, ano po yung gamit niyo ngayon? Cellphone, mobile? Cellphone po, sir. Okay lang po mag-hold kayo. Tapos may tatanungin na kami. Usapin ko lang yung one namin head dito. Kasi... Okay, darting po sir. Sa repatriation niya, men ko. Sige. Sige po. Tara lang po. Eh, tayo may naghintay. Tayo muna magsalita para hindi mabakante dito. Iya nga, wala isa ayos. Alam nilang overseas call, tapos hinold pa nila. Pinaghintay pa kami kabayan, no? Naubos na yung pira namin sa load. Okay lang yung maghintay, basta maganda yung kasagutan.
balita? Ano pong balita na ninyo? Siya po siya? Ah, ako po si Mark Anthony Platino, pero di po ako, ano lang ako, nag-apply din sa repatriation. Kasi... Oo, oh, nasaan po kayo ngayon? Sorry, sir? Nasaan ka na yun? Dito sa Yelinter. Hindi, nag-apply ka na repatriation. Bakit, kami ka ba nag-apply? Hindi, dito may consul dito. Sa Yemen. Sa honorary consul po, makinig po kayo, ang honorary consul po, papadala niya para mapadala nila sa DT, hindi sinasabi mo. Ay, nagtaw ka na ba dyan at mag-medyan ka? Kasi may kumpanya ako dito dati, sir eh. Sino po, bakit hindi kayo nakauwi nung pinapauwi kayo? Ba't nandiyan po kayo? Kasi gumagana pa yung kumpanya ko nung may repact dati. Ito. Kaya na po, di ba, ilang dolis na nagkaroon ng repatriso, wala mo mag-pagira dyan sa Yemen. Hindi po kayo umuwi siguro. Hindi, kaya ang tanong po namin ngayon kung may pag-asa bang kukuha kami dito. Ano? May pandemya po ngayon. Yung honorary consul po dyan, pasulatin na po sa Secretary na po, sir. Kasi po, sir, may meeting dito yung ambassador by video call. At kita niya yung video dyan na magparipat. Itong consul na po, mabili na kita po ngayon, hindi ka nung kabilis mo. Kasi po, kung wala pong ano kasi, balak namin na tumawag sa toll po kung baka may maitulong. Sir, kung saan tayo po kayo toll po, tumawag na po kayo ngayon. Ngayon na po kayo tumawag sa toll po, kung sa Malacanang. Okay? Para po kasi, matakot mo kami. Tumawag po kayo sa toll po, ngayon na, para matulungan kayo. Hindi, hindi, yung consul kasi natawag nga raw, di raw sinasabi. Eh, bastos kayo eh. Hindi raw siya sinasabi. Sinabi po na kung, sinabi na sa turno, napasa to, nagawa na para. Hindi po ganun kapilis yun. May cura po sa iyo, men, at may pandemya ngayon. Nakasalanan niyo, ba't nagyan pa kayo nung pinawin ko, hindi ka nagsiyo yun. Hindi, hindi ganun sir eh. Yung consul kasi daw, hindi raw siya bastos. Hindi raw siya sinasagot. Saan tayo naging bastos doon? Kaya binigyan lang sa amin ang number. Bakit hindi po namin sasagutin? Nasagot ka namin tapos alam ba namin na ang tumatawag na sinasabi mo? Ayan ang tatawag, di siya maging patalopono. Kaya ba't sa tayo gumagawa na dungan? Kaya binigay na lang niya sa amin ang number kasi hindi rin siya pinapansin. Opo, ano? Nasabi ko na marami po tumatawag, hindi naman kayo. Okay? Hindi po kasalanan ng gobyerno, hindi kayo nagsiyo yan o nasa emento mo. Ano naman po? Huwag nyo kami sisisiin at sasabi ko magtutulpo po kayo. Hindi po namin sinasabi na kasalanan nyo, hindi po. Yung pinapalop okay, namin. Pero sasabi mo na pupunta ko na tulto, makinig mo na kayo. Basta ang busin mo, tumawag ko na tulto para matawag nyo. Hindi, kung saan po kasi kami, baka pwedeng ganon, kung wala talaga. Makinig po kayo. Ginagawa ko na para na ko tulo, pero hindi ganun ka pero. Hindi yung rapasyon sa iyo nun. Sige, di sabihin din namin to sa consul dito na ganyan, hindi siya masagot. Oo, kasi po, kami po mo dyan, yung honorary consul dyan. Kasi binigay ko okay. Namin. Makinig po kayo kasi sinago, makinig po kayo. Ginagawa po ng paraan na impada na maiwi kayo. Pero hindi ko nung kabilis para po maintindihan nyo, ha? Kaya binigay nga niya sa amin kasi hindi nga raw siya nasasagot. Nagtatampo. Eh, hindi, sabi ko sa inyo, paano po hindi nasasagot? Nagkakataon lang maraming tumatawag. Ayun ang sabihin din namin sa kanya na maghintay kami. Ano po, sabihin nyo, parit kami, nakatawag kayo, hindi. Yun po ang sabihin nyo. Kasi, may naririnig kasi kami, yung tolpo tumutulong, pagka wala ang pag-asa dyan, eh, lalapit doon, di ba? Ganon. Ano po, sinabi ko sa inyo, tumawag na po kayo doon. Hindi yung nananakot. Ikaw naman kasi, biglang mainit yung ulo mo eh. Kaya napaka-papit. Sir, eh, gumagalang kami sa inyo. Ikaw yung profesional, kami map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 
Okay, maraming salamat.
di na sumasagot. Tumigil ka agad. Galit siya kaagad eh. Nagpapaliwanag pa lang eh. Ayun po. Hindi, ayun mo. May salita ka. Hanggang sa huli. Wala na. Wala na ba? Kayo na pong bahala humusga dyan kung anong masabi nyo, kung saan ako naging bastos, bakit dalawang beses niya binanggit sa akin ng bastos, tas ka, bakit gano'n ang pagsasalita niya sa akin na hindi naman ako galit. At saka yung hinahamon pa niyang kaagad na magtolpo kayo ngayon na kahit sa Malacanan. Ibig sabihin, walang katakot-takot yun kahit siguro ayusin niya yung mga paripat doon o hindi, walang problema kasi parang matapang eh. Kaya kayo nang bahala. God bless you all.